Hello everyone! Welcome back to my channel. And ngayon naman ho is papakita ko sa inyo paano ko niluluto yung pansit ko. Okay, pansit bihon gisado ang gagawin natin. So bago tayo magluto ng pansit, kailangan ipapakulo muna natin yung chicken at saka yung pork. So yun lang yung ginagamit ko sa pansit, pero sa bihon ko, kasi dito sa amin, dalawang ginagawa kong luto ng pansit. Isang pansit bihon at isang pansit kanton. Kasi yung mga anak ko, yung iba ayaw ng pansit bihon. Yung husband ko at isang anak ko pa, gusto naman niya ng pansit kanton. So, dalawa yung lutong ginagawa ko. So, bago ko naman iluto yung pansit, yun nga, ilalaga muna natin. Pakita ko lang sa inyo, ito yung yung pinaglagaan ng pansit natin. Importante yan kasi para masarap talaga yung lasa ng pansit. At ito yung isang pinalalaga ko. Bumibili ako ng frame ng manok kasi siya malasa talaga pag pinakulo natin. Okay, so start na tayo mag-gisa. So, ang una natin gagawin is papainitin muna natin yung mantika. At pag mainit na yung mantika natin, as usual, magigisa tayo ng garlic and onion. So, kanina ko pa nilagay yung mantika na yan. So, gigisa na natin. So, kung makikita ninyo, meron akong dalawa dyan na magkahiwalay na garlic. Yung isa is para sa pansit canton. So, unahin natin yung ha. Tayo kung inuuna yung onion. So, nagtira ako para dun sa pansit canton naman. Kita nyo kung paano ang nanay. Kailangan magkaga ka maglipo sa pamilya. So, ngayon, pwede na natin ilagay yung garlic natin. So, yung mga meat niya na iba ko na, na-shred ko na yung chicken, nakatay ko na rin yung mga laman dun sa frame ng manok. Pwede na natin ilagay yung nalagay lang ko ng konting pork kasi may isa akong anak naman na hindi ko makain ng pork. Yung isa naman na anak ko may allergy naman. Dalawa pala sila na may allergy naman sa hipon. Kaya hindi ako nakapaglagay ng hipon sa pansit isado. Minsan nga, puro chicken na lang yung ilalagay ko. Lagyan natin ang chicken naman. So, yung chicken na hatiin ko din. Lalagyan ko rin ng chicken yung pansit canton mamaya. Yung pansit canton, meron siyang chicken liver. Sahog natin. So, sa pagluluto ng pansit, huwag nyo yung ibabatad yung bihon. Dito sa tubig dapat nasisipsip yung bihon yung sabaw ng manok yung timpla natin. Dati, sabi ko sa inyo, pag tayo ay magluluto, konti-konti lang lagyan ng timpla dahil madaling i-repair o madaling magdagdag. Mas mahirap kapag kamaalat na. Tikman-tikman lang natin. Kaya, hindi ako nag-measure. Ang dapat lang na talagang sakto ang measurement ang baking. Yan ang kailangan na sakto talaga. Kasi sa ganito mga luto-luto lang na
ang tatansyan natin, nilalagay natin at titikman natin sa lagi. Simula lang, no? Mamaya, pagka okay na yung meat, lalagay naman natin yung ano, mga gulay. Lalagyan din natin ng ano, ng paminta. Kulay nito ay sa pink coffee lang pa. Okay, pwede na natin ilagay yung ating beans. Mapapansin niyo yung hiwa ko sa beans eh. Medyo malaki. Yung ibang nagpapansin talaga manipis na paslan. Gusto ko kasi yung ano, nakakagat ko talaga yung gulay. Yan, hinati ko ulit para doon sa kanton naman. Ba? Ang sarap. Ang sarap-sarap ng pansit. Paborito kong pansit eh. Okay, so tatakpan muna natin siya hanggang sa medyo maluto na yung ano, yung beans. Pero huwag natin siyang i-overcook. So ngayon, I'm sure medyo okay na itong beans na ito. Ganyan lang natin. Tama. Lalagay naman natin yung carrots. Tatlong gulay lang ang nilalagay ko. Carrots, beans, and ano, repolyo, cabbage. Huh? Nati ko ulit, no? Ito, may timpla na. So, pagka nailagay ko yung carrots and yung celery pa pala, tinatanggal ko na siya dito sa ano, dito sa kawali para papakubo ko naman yung sabaw and then saka ko ilalagay yung bihon. Kaya ako binubukod yung gulay kasi para hindi siya overcook. Kasi masarap yung gulay na medyo nakakagat natin. Ha? So, hindi ko okay na yung carrots yan. So, lalagay natin yung cabbage at saka yung celery. Yung Indian is talagang kailangan hindi luto-luto. Masarap yun ang medyo malutong. At meron itong style ng pagluluto na to ng, ano, ng pansit. Natutunan ko rin to sa nanay ko. Ganito siya magluto ng pansit. At yung husband ko, ganito rin pala. Kaya nung ano, nagsa-start ako magluto ng pancake. Ginagayad din ako ng husband ko. Ganito yung gagawin niya. Lalo na yung pag yung sabaw. Sabi niya sa akin, kailangan pulong-pulo yung sabaw. Ng ano, pagka bago ko ilagay yung ano, yung bihon, sabi niya, para hindi daw madaling mapanis yung ating pancake. No, dagdagan natin. Totoo naman, yung pansit na niluluto ko. Diba yung ibang pansit, maghapon, panis na. Yung niluluto ko pansit, hindi ganun. Kasi siguro nga, kailangan kulong-kulong yung pinagsasabaw mo. Yun yung nakikita kong dahilan. Yung bakit hindi agad napapanis yung niluluto ko pansit. Kailangan natin lagay ng konti yung hahanguin natin siya tapos yung bihon naman ang susunod natin. Tapalin natin. Okay. Tignan natin lang sa dip kung okay na lahat ng gulay natin. Okay. Pwede na to. Patayin muna natin yung ating kalan. Dahil isasalin ko muna siya sa isang lalagyan para
Kailangan din natin yung sabaw dun sa ating bihon. Ito lang medyo nasobrahan yung pakulo ko dun sa ating chicken. Medyo ano siya, nadurog yata. Pero okay lang, masarap naman yan eh. So, kaya lang ginagawa ko. Nasalin ko siya. Isang container. So ngayon, no? Masasali naman natin yung ating broth. Chicken broth. Chicken and the pork broth. Dito sa ating kawali. Dito natin imuluto naman yung ating bihon. Yung sabaw, tatansyahin mo din. Huwag kaagad-agad ninyong dadamihan yung sabaw ninyo. Dahil baka naman maging lugaw yung ating ano yung ating pansit bihon. Kaya hintayin natin siyang kumulo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na binili ng husband ko sa akin. Pag ganyan, kahit nakumulo na siya dito, kapag dating dito sa ginad sa kawali, kailangan pakuluin pa rin natin siya mabuti. No? At ngayon, titimplahan natin siya ulit. Konti lang ulit, no? Dahil ka mamaya titikman natin yung bihon natin kung tama na yung lasa niya. Okay. So, wala akong malaking takip, pero pwede na rin ito pansamantala lang. Hindi pwede. Pakuluin na lang natin siya ng ganyan. Pakulo naman siya, mainit pa naman doon. Kaya hintayin natin siyang kumulo, ha? So ngayon nakikita niyo na, no, kulong-kulo na yung ating sabaw. So ilalagay naman natin yung ating bihon. So ito yung ginagamit kong bihon. Ang laman niya is 4, pero yung 3 lang yung ilalagay ko. Kasi parang masyado marami para sa amin dahil meron pang pansit kampon. Pansit kampon is kalahating kilo na tayon. Ganyan, tatakpan na lang natin. Tapos pababayaan lang natin siya dyan. Na lumambot. Huwag natin siyang haluhaloy. Kasi matigas siya, di ba? So, kung yung iba binababad sa tubig, tayo naman, ibababad natin siya sa ano. Huwag na natin takpan. Ibababad naman natin siya sa sabaw. Kasi dyan, masarap talaga yung bihon niya dahil hinihigop niya yung timpladong sabaw natin. Iba lang natin siya dyan. Mamaya, iikot natin. Okay? Tinayin sa ilalim niyan for sure. Yan, kita niyo malambot na, di ba? Ito yung nasa ilalim talaga. Yung nasa ibabaw kanina, yun naman natin sa ilalim. Para masoak din siya. Ha? Nasa lalambot na yan. Ganyan lang. Tapos pagka malambot na lahat, paghiwa-hiwalayin lang natin. Tapos, pa natin ibabalik yung mga gulay. Check natin ulit. Malambot na siya. Kita niya. Diba? Madali na siyang paghiwa-hiwalayin. Minsan sa tingin, ikala natin, ang dami ng sabaw. Pero tama lang to kasi sisip-sipin pa yan ng bihon. Mamaya, titikman natin yung bihon kung tama na yung timpla niya. Kasi pag ano, tama yung timpla ng sabaw, yun yung lasa na bali ng bihon. Napakasarap nito kasi kita niyo naman yung ating pinagsabaw. Na? Iwalayin natin, ha? Makikita ninyo, no? Wala na masyadong sabaw sa luto na yung bihon. Tagyan natin ng sira yung aking ano na, ito pala. Tagyan natin ulit ng paminta, ha? Okay. Kita ninyo, wala nang sabaw, di ba? Konting-konti na lang. Nasa maluto na yung bihon niyan. Kita nyo,
merong iba na pansit yung bihon, dikit-dikit pa, hindi pa luto. Kasi minsan din nila binababad na sa kumukulo na ano, na sabaw ng manok. So, titipuan ko lang yung hibla ng ano. Ganyan ko lang. So, alam ko na yung lasa ka kapag katinikman ko yung bihon. Kasi, dapat yung bihon talaga malinamnam. So, mamaya, luto na yung bihon nito eh. Lalagay na natin yung sa panlasa ko, kulang pa ng ano, toyo, no? Tagal lang natin. Ayan. Diba, mas madali pagka konti-konti yung lagyan natin. Hindi mapapalpak yung lasa natin na alat. So, ngayon, lalagay natin yung ating gulay. Gulay. Diyan, dadami na yan. Ano, yung ating pansit dahil dun sa gulay. Kung kalahating kilo yan, magiging isang kilo. Ha? Laban natin dyan. Pero, papatayin ko na yung ating kalan. Ha? Kasi ihahalo na lang natin yung gulay at yung bihon kasi luto na. Laban na rin yung lasa niya. So, yan lang. Yan yung mga tips ko sa inyo para maging masarap talaga yung ating pansit at hindi siya mabilis na mapanis. Okay. So, mamaya, kakain tayo. So, yun lang. And thank you so much again for watching. Siyempre, luluhod ako para makita ko kayo. Makita nyo pala ako. Okay, bye! Ito na nga pala yung pansit natin. And hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko luluto yung pansit canton. Parehas din ang process. Ang kaibahan lang nun, meron siyang atay ng manok. Okay, so let's eat!